Common reasons of visa application denial. This is particularly for Schengen visa application. Bonjour and bienvenue sa vlog ni Nonoy. Guys, marami ang nag-PPM sa akin mga sad news ng nilang visa application denial. Share din naman nila sa akin kung ano yung mga reasons kung bakit sila nati-deny. So, I come up with this idea na mag-create ng separate video. Also, one more thing, meron akong matagal ng kaibigan na biglang nag-PM sa akin sa Facebook dahil tanga niya na gumagawa ako ng mga YouTube vlogs tungkol sa mga tutorials, sa mga administrative, sa mga paperwork, visa application, sa mga documentation dito sa Paris. So, nag-PM siya sa akin and then may inamin siya. Sabi niya sa akin, currently natatrabaho siya sa isang Schengen embassy. Nasa visa section siya. So, meron siyang malawak na kalaman tungkol sa mga doon kung bakit nade-deny ang mga visa application sa Schengen countries. Medyo mahaba-haba yung naging usapan namin at nakakatuwa dahil dati katrabaho ko siya sa isang kumpanya tapos ngayon nagtatrabaho na siya sa isang kilalang bansa, sa isang Schengen embassy, di ba? Level up yung kaibigan ko, kaya nakakatuwa. Yun, binigyan niya ako ng mga tips kung bakit nadi-deny ang Schengen visa application. So, huwag natin patagalin, let's start! Fake documents. Once na meron silang makita at ma-prove na isang fake ang isang documents na nakahalo doon sa mga dokumentong pinadala mo sa kanila or sinubmit mo sa kanila or during interview tapos may tinanong sila tapos hindi tumugma doon dahil fake yung dokumento, automatically denied na yon. Hindi na nila ipaprocess yon. Also, I have this one story. Meron akong kilala na nag-apply ng Schengen visa. She thought na kung mag-a-apply siya ng isang Schengen visa na meron siya existing Asian visa ay mas napabilis at mas mapapalakas ang kanyang visa application. So, she talked to someone para gawan siya ng isang fake Japan visa na sticker. Ngayon, itong visa niya binerify nung embassy doon sa Japan embassy sa Philippines and then I found out na fake. Okay? So, alam nyo na kung anong ending ng story na to. So guys, avoid nyo yung mga fake documents, yung mga false statements during interview. Malalaman nila kagad kapag katotoo yung dokumentong binigay nyo. Okay lang sana kung kayo lang maapektuhan. Paano kung maapektuhan yung ibang may mga legit na mga visa talaga? One call away lang yan. One email away lang. Malalaman nila kagad kapag katotoo yung dokumentong binigay nyo. Next is the questionable bank records. Kasi isa sa mga isasubmit mo doon para i-prove na kaya mong bumiyahe. Unang-unang titingnan nila is your bank records. Meron kang bank statement and statement of account. Sa statement of accounts, doon nakalagay yung mga previous transactions mo. Normally, 3 to 6 months yung hihingi nilang transaction ng banko mo. Kita nila doon kung magkano yung perang pumapasok at lumalabas sa iyong banko. So for example, let's say may trabaho ka and then sumasahod ka lang, let's say 25,000. Dapat nakikita yun sa banko na every month may 25,000 na pumapasok. Naalala nyo sa sinabi ko doon sa isang vlog ko kung paano ako nakarating dito. Meron doon na isang transaction na isang bagsak ang 300,000. Iwasan nyo yun dahil based mismo sa aking experience nung isang bagsak ang boom 300,000. Pag nakita lang nila yon, start na ng kanilang pagdududa yon. So kung example, mag-show money kayo, kailangan merong transaction na pumapasok, merong lumalabas. Kung mag-iimpok mo kayo ng pera, huwag nyong i-deposito ng isang bagsakan lang. And number 4 is the weak travel history. Ito, based in my experience at experience ng marami pa. Okay, so sa number 4 lang yan siya. Dahil meron din namang mga walang katatak-tatak sa passport pero pa nag-apply sila ng Schengen visa na a-approve sila for a lot of good reasons kung bakit sila nakakakuha. I strongly recommend na dapat meron kayong mga international travels na kayo na visa-free para sa mga Philippine passports. Kasi parang ano din kasi yan parang trabaho, di ba? Parang nag-apply ka ng trabaho na marami kang experience, mas mataas ang tendency na maha-hire ka. Ganon din sa visa application, mas marami kang travel stamps, mas maraming travel history, mas mataas ang chance na makakuha ka rin ng visa.
Number 3 is the insufficient funds. Sa insufficient funds, kaya nga tinitingnan nila agad yung mga bank statements nyo para makikita nila kapag capable to travel talaga kayo. Makikita nila doon yung pumapasok na pera sa inyo, hindi nyo siya nauubos buwan-buwan. Kumbaga, hindi kayo break even. Yung pera bang pumapasok buwan-buwan ay nag-i-stay for a long period of time or nauubos siya within a month din for a budget of yourself or your family. Kailangan makikita nila na yung kinikita mo sa Pinas is enough to stay in Philippines. Kung example, meron kang business, tapos na kung dineclare mo na yung kinikita ng business mo, let's say 50,000 a month, nakikita nila na profit mo every month na 50,000 doon sa bank records na sinabit mo sa kanila. Kaya malalaman nila kapag sufficient yung funds mo. Ang follow-up question din dito sa sufficient fund is that magkano ba ang show money na required para makapag-apply ng Schengen visa? Actually, yung mga embassies, hindi sila nagsasabi kung magkano talaga yung personally, para magkaroon lang kayo ng figures para matapos na yung mga tanong nyo. Lagi kong sinasabi, at least 300 to half a million merong laman yung banko nyo. And then that 300 to half a million, dapat ma-justify nyo yun kung saan nang gagaling yung pera na yun, kung paano nyo na-accumulate yung pera na yun. Unjustified reason of travel. Kailangan klaro kung anong gagawin mo sa bansang yon. Kailangan klaro kung ano ang iyong motive. Kung ikaw ba ay magtatrabaho doon, kung ikaw ba ay for business, ikaw ba ay for tourism. Kung ina-apply mo ba ang visa ay tourist visa, kailangan ang supporting documents mo is for tourist visa. At dapat na alam mo at stated doon sa mga documents mo kung ilang days or weeks or months ka lang doon sa country nila. Kaya kailangan specific ang lahat ng mga galaw mo. For example, yung iyong day-to-day itinerary, dapat naka-detail dyan. On day 1, ganitong gagawin mo. Saan kayo pupunta? Day 2, saan kayo pupunta? Anong mga gagawin nyo? Also, with your hotels, dapat naka-stated din dun yung mga pangalan ng hotels. Anong araw kayo mag-check-in? Anong araw kayo mag-check-out? Gaano kayo katagal doon sa hotel? Kaya dapat, lahat ng mga dokumento ay kabisado mo. Lahat ng mga detalye ng iyong day-to-day itinerary, yung hotel booking, yung flights, kailangan abisado mo yon. Malalaman kasi nila yan kapag niloloko mo lang sila. They are well trained people to spot lies. Hindi yan sila maluloko kasi sa body gestures mo lang, sa mata mo lang, sa pananalita mo lang, malalaman nila kaagad kapag ka nagsisinungaling ka. Especially kapag ka may mga interviews, kailangan ma-justify mo sa lahat ng sagot mo, kahit anong ikot-ikot nila sa'yo, kahit anong halo-halo nila ng mga detalye, alam mo at consistent yung sagot mo doon sa mga tanong nila. Kaya kailangan ma-justify mo ang reason of travel mo. Okay? Kung estudyante ka, kung ano requirements ng estudyante, kailangan kabisado mo din. Kung business, kabisado mo rin yung paikot-ikot. Makaspat lang sila ng konti, wala na. Tapos na kaagad yun. Pag magduda lang ng silang isang beses, may duda lang sila doon sa dokumento mo, sa isang sinabi mo, automatic na yun. The top on the list is weak tie or yung rootedness mo sa Pinas. Okay? Yung kapit mo sa Pinas. Yung rason kung bakit kailangan mong bumalik. Yun ang pinakamadalas na rason. Isa rin yan sa mga na-experience ko nung unang visa application ko sa Norwegian Embassy sa Makati. Ang nakalagay doon sa result, weak connection to your country and no possible reason to come back. As far as I could remember, yun ang nakalagay doon sa ano. Pero parang yung pinaka-root lang noon, nagsasabing wala akong rason kung bakit kailangan kong bumalik. Kahit may trabaho ako, kahit may kita ako, dahil single nga ako. Ano ba yung mga kailangang i-prove mo sa kanila na bakit kailangan mo bumalik? Number 1 is your family. Kapag ka may asawa ka or may mga anak ka, kahit ko naman sinasabi sa vlog ko ito na kapag ka pamilyado ka na mag-a-apply ka ng visa, tourist visa, madalas malaki ang chance na ma-approve ka dahil may mabigat na rason ka. Especially kapag ka meron kang minor de edad na may iwan sa Pinas. Number 2 is your work. Hindi ganun kabigat. Maliban na lang kung ang posisyon mo sa kumpanya or sa trabaho mo may mabigat. For example, public teacher ka, mataas ang posisyon mo sa kumpanya, tapos kumikita ka ng sobra sa pangangailangan mo. Kumbaga, yung trabaho mo hindi mo kayang iwanan, meron kang magandang buhay sa Pinas. Kung ma-justify mo, kumbaga yung finances mo kayang-kaya nang i-cover sa Pinas, tapos may natatabi kang pera, kaya nga sabi ko nakikita doon sa bank statement kapag ka break even lang yung kinikita mo buwan-buwan sa iyong expenses. Kaya kailangan makita nila doon na yung kinikita mo ay sobra-sobra
para sa iyong expenses buwan-buwan. Kailangan mo ma-justify yun para masabi ng work mo, hindi mo kayang iwanan at meron kang magandang buhay sa Philippines. Also, is your business. May responsibilities. Especially kapag ang business mo, may mga tauhan ka, medyo malaki yung capital at malaki yung revenue mo buwan-buwan. Kaya nga nasabi ko doon, kung meron kang 50,000 a month as profit, magandang rason na rin yun to say na kailangan mo talagang bumalik sa Philippines. And then you can justify it by your BIR records and also your bank statement. Makikita nila doon yung revenues mo buwan-buwan. Also, is your property. Kapag ka may property ka, mabigat din yun na rason kung bakit kailangan mo bumalik sa Philippines. So yun lang guys, yun yung mga top 6 reasons bakit nadi-deny ng visa application. So ulitin natin, number 1, weak ties or rootedness. Kung mahina ang inyong kapit sa Pinas, ang rason nyo kung bakit kayo kailangan bumalik. Number 2, unjustified reason of travel. Kung ano ba talaga ang purpose mo kung bakit ka babiyahe sa bansang yon. And then, insufficient funds. Kung ikaw ba ay capable of traveling, kung makikita ba nila sa figures doon sa iyong bank statement, kung kaya bang isupport yung travel na yon. And then, weak travel history. Kung ikaw ba ay frequent traveler. And then, questionable ba bank record. Kapag kayong bangko mo bank submit ay kayang isupport mga figures sa bangko mo. Also, the fake documents. So, kapag makaspot lang sila ng isang faking dokumento doon na nakahalo sa iyong mga documents or false data na nakasulat doon sa mga documents mo, meron ding mga nagtatanong sa akin. Comment down below kung gusto nyong gawan ko ng video ang tungkol sa ano bang dapat gawin pag na-denied ka. So, it's like a follow-up video para dito sa video na to. Comment down below kung gusto nyo yung video na yon. So, ang pag-a-apply ng Schengen visa ay hindi biro. Kailangan paghandaan mo talaga lahat ng dokumento mo, lahat ng kilos mo, laklanado. For me, at least 6 months or a year bago ka mag-apply ng Schengen visa dahil hindi siya basta-basta at dapat pag nag-a-apply ka nito, tahimik ka. Kasi hindi lahat ng mga likers mo, hindi lahat ng mga commentators mo sa Facebook mo kapag nag-i-status ka ay talagang tunay. Kapag ka meron kang inasikaso na malaking bagay tulad nito or nag-a-apply ka ng papel or kung anong ginagawa mo, yung mga application mo, bago mo i-post sa mga social medias, dapat hawak mo na. Kapag nagpa-process ka, manahimik ka muna. Yan lang yung iwanan ko sa inyo sa video na ito. Kapag may nasikaso kayo, please itahimik nyo. Huwag kayo kwento ng kwento kung kani-kanino dahil it's an eye-opener ng my term. Pero napansin ko talaga yan. Kapag ka may inasikaso ka, tapos ang dami mong status dito, status doon, ang location mo, nandito ka sa ganyan, nandito ka sa ganun, pero hindi mo pa hawak, madalas umuwi ka ng negative. So kapag may inasikaso kayo guys, please tahimik lang muna kayo. Kapag nasa kamay nyo na, sige, celebrate with your family, with your loved ones, celebrate with your friend. Pero hanggat wala pa sa kamay nyo, manahimik muna kayo. Huwag nyo munang i-status ng i-status, okay? At kung meron kayong mga request videos, comment down below. Lagay nyo lang dyan sa baba. Thank you so much guys for watching. I hope nabigyan ko kayo ng magandang idea tungkol sa mga visa denials sa Pinas. Kung gusto nyong malaman kung saan mas maganda mag-apply ng Schengen visa at the moment, tingnan nyo doon sa description box. Andyan yung link kung paano mag-apply ng Schengen visa sa Pinas. Mayroon akong video tungkol doon. Thank you so much guys for watching. Don't forget to hit like and subscribe to my channel, Vlog ni Nonoy. Merci et à bientôt.